Hello, good morning mga kalike. Andito tayo ngayon, paakyat tayo sa bridge. Puntahan natin yung fire alarm detection system. Nag-aalarma siya doon sa ADIC. Ngayon, may alarma siya na multiple alarms. So, ibig sabihin may natanggal or may lumuwag na isang detector, damay-damay na yung iba. So, tingnan natin. Tapos i-isolate muna natin bago natin puntahan yung mga detectors. Okay, come on. Okay mga kaliki, dito tayo sa fire alarm panel. Fire. Ito naka-disabled. Disablement, naka-ilaw. Dinisabled ko ang zone ADIC. ADIC. Tingnan natin. Medyo silaw. Yan. Wala na siyang alarma kasi dinisabled natin. Kasi puntahan natin yung A. Tingnan natin kung saan doon ang may natanggal, may lumuwag, or may detectors na sira. Tingnan natin muna ang manual. So yung mga detectors niya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So naka-alarma ang zone A, multiple alarms ang kanyang triggered. So mayroong isa natanggal, example yung dito natanggal, o di damay-damay sila lahat dyan. Alright, so tingnan natin isa-isa ito. So magsimula tayo sa port side manual call point. Kasi siya man ang pinakauna galing dito sa source. Tingnan natin yung source kung mayroon. Tapos kung mayroon man, tingnan natin itong si port kung maluwag. Ngayon kung maluwag si port, ibig sabihin, damay-damay talaga to sila. Multiple alarms ang triggered. A few moments later. Port side. Galing dito. Port side. Ito siya. Manual call point. Okay. Paano magpa-alarma ng manual call point? Ito yung susi. Sabi nila, break the glass in case of emergency. Pero wag ka nag-testing, ito lang yung pag-testing, susi. Pero pag emergency, may sunog, talagang break mo ang glass. Okay, pag nag-testing lang, ito. Ganito lang mag-testing ng manual call point. Push up. Yan. Tapos, pull down. Ito. Mag-a-alarma na yan siya. Ngayon, hindi siya mag-aalarma dahil naka-disable tayo doon sa bridge kasi nga may aayusin tayo. Alright? So ngayon, tanggalin muna natin to at titingnan natin yung mga wiring nito isa-isa kasi multiple alarm o tinanggal. Ito yung terminal niya. Tispira natin. Ano bang mayroon dyan? Super hot dito sa India mga kalike.
dito, grabing init. Tan mo. Oy, natanggal. Oh my god. So, okay. Linisan muna natin terminal pati ito kasi may nakita akong kinainan ng seawater po. Ito oh, seawater. Tanggalin muna natin yung wire. Natin. So okay. So sige, let's go. A few moments later. Alright, mga kaliki, ipiri natin 'to. Dito 'yan. Linisan muna natin 'to mga ito. Yung PCB niya, maraming ano, yung salt water na yung parang asin-asin. Ano? Kaya wala nang kontak. Minsan kontak, minsan hindi. Tapos sa kabila, yung nakita natin kanina, ito yung micro switch. Micro switch ito, maliit na switch ba? O yan, tumutunog. Nangyari, natanggal na yung isang paa kasi kinain na nga ng salt water. Yan. So ngayon, wi-welding nga natin to. Hihinang tayo, dugtong dyan, papunta rito sa likod. Tapos ito naman, resistor pala to, hindi pala diode. Kanina hindi ko na masyado naaninag kasi napuno sa salt water eh. Ngayon, nalinisan natin ng kaunti. Tingnan natin kung active pa ba yung resistor. Ano tayo ng multimeter? Resistor. Okay pa mga kaliki. Ngayon yung micro switch natin, testing natin kung okay ba. Okay, tumunog. So ibig sabihin okay. So ngayon gamit tayo ng pump. Ayusin natin ito. Okay, tumunog mga kaliki. So, ibig sabihin, ayos ang ginawa natin. 5 minutes later. Okay, ngayon, i-reassemble natin.
A few moments later. So na mga kaliki, balik na natin. So yung number one kanina, sobrang haba, putulan natin. Number two, yun si number two, sobrang haba din. Medyo maingay kami kalike kasi nasa India kami, Paradip. Diskarga kami ng coal. Sunod, blue. Okay. Sunod, pula. Last na lang kasi pula. Five minutes later. Ayan mga kalike, yan na na-disabled natin yan kanina. Ito yung instruction. Ngayon, ito yun naman yung instruction sa paano mag-reconnect. So ito yung sa kanya, pindot lang tayo ng menu. Tapos scroll down. Ito na, lumutang na sa kanya yung disabled mean soon. Yan, disabled me, disable zone 4 AD. Yan ang dinisable natin kanina kasi nag-maintenance tayo. So ngayon, i-enable na naman natin siya. So nakalagay reset to reconnect current disablement, reset. The list is empty. So exit. Okay na. Wala nang alarma, wala nang indicator dito na na-disable siya. So problem solved mga kaliki. All right, mga kaliki. Natapos na yung current out na maintenance natin. So nakita natin na ang problema ay doon sa kanyang manual call point. Okay, pasensya na kayo sa kanyang appearance, mainit. Ngayon, nakita na natin, na-troubleshoot na natin ang problema sa fire alarm. So, kung paano siya i-repair, nakita natin kanina. So ngayon, ang pinaka main reason na problema doon is lost contact. Kasi yung nakalagay na manual call point doon mga kaliki, nandun sa pinto. Kaya pag nagsara, quick closing door, bag, lagapak. So, lagi siyang nayayanik doon, nayayanik. So, yun ang nangyari sa kanya. Loose contact. Kaya pagtanggal ko, natanggal yung wire. Tapos, pangalawa, kinain siya ng salt water, moisture, yung halo-halo na doon. Tapos yung dust. Kaya yun, nakita natin, nilinisan natin. So yun ang nakita ko problema. So ngayon, thank you for watching mga kaliki. Sana may matutunan yung mga bago. Maraming salamat. See you next video. Alright.